the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, our God, we praise you to be your Son, Jesus Christ. He is Emmanuel, our hope of the peoples. He is the wisdom that teaches and guides us. He is the Savior of every nation. Lord God, let your blessing come upon us as we light the candles of this web. May the web and its light be a sign of Christ's promise to bring us salvation. May it come quickly and not delay. We ask this through Christ our Lord. Amen. Panginoon namin Diyos, nagagalak ang iyong sambayanan habang naghihintay sa pagdating ng maglubos na siyang nagbigay liwanag sa ating mga puso at pumapawi sa kadiliman ng kasalanan. Puspusin mo ang iyong pagbabaswas sa mga kandila ng korona ito. Ang mga liwanag nito ay sumadami nawang sa kayo. Dinginigan ni Kristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggang. Amen. O Diyos, aming Ama, naghihintay kami sa iyong anak na dumating sa amin. Tulungan mo kami makita siya sa kanyang pagdating sa amin sa mga salita ng banal na kasulatan. Sa pagmamahalan sa aming pamilya, sa aming pag-araw-araw na gawain at sa aming paglilingkod sa bawat isa. Amen. Natin ang Panginoon bilang pag-iintay namin sa Kanya sa ulang linggo ng Adbento. Maraming salamat po sa pag-ilalagas sa pagsisinti ng unang kandila ng Adbento. The Lord be with you. And with your spirit. The first Sunday of Advent begins a new liturgical year. Advent means coming, the coming of the Lord Jesus. Advent looks back to the past and prepares us for the feast of Christmas, which commemorates Jesus' first coming as man among us. Advent highlights the present and reminds us of the varied ways by which Jesus comes into our lives. Advent finally points
also prepare ourselves to celebrate your sacred mysteries. You who are sent with the contrite of heart, Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Grant your favor, we pray, Almighty God, the resolve to run forth to meet your Christ with righteous deeds and his coming, so that gathered at his right hand, they may be worthy to possess the heavenly kingdom, possess the heavenly kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. You, Lord, are our Father, our Redeemer, you are named forever. Why do you let us wander, O Lord, from your ways, and harden our hearts so that we fear you not? Return for the sake of your servants, our tribes of your heritage. Oh, that you would rend the heavens and come down, with the mountains quaking before you, while you alone owe some deeds we could not hope for, such as they had not heard of from old. No ear has ever heard, no eye ever seen any God but you doing such deeds for those who wait for him. Would that you might meet us doing right, that we were mindful of you in your ways. Behold, you are angry and we are sinful. All of us have become like unclean people. All our good deeds are like polluted drugs. We have all withered like leaves, and our guilt carries us away like the wind. There is none who calls upon your name, who rouses himself to cling to you, for you have hidden your face from us and have delivered us up to our guilt. Yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you the potter. We are all the work of your hands. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, make us turn to you, let us see your
morning and protect what your right hand has planted. The Son of Man, whom you yourself made strong. Jesus said to his disciples, "Be watchful, be alert. You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves homes and places his servant in charge, each with his own work, and orders the gatekeeper to be on the watch. Watch therefore. You do not know when the Lord of the house is coming. Whether in the evening or at midnight, or at cockcrow or in the morning, may not comes
find you sleeping. What I say to you, I say to all, watch. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Happy New Year po sa inyo lahat. Happy New Year po. Siguro magtataka kayo, Father, hindi pa katapos ang Pasko. New Year na kagad. Sa kalendaryo po na civil ay una ang Pasko bago mag-New Year. Sa kalendaryo ng simbahan, hindi po natin kalimitan ginagamit ito. Ngunit mismo sa liturya ng ating simbahan, ang kalimitan natin ginagamit ay civil calendar. Pero sa kalendaryo ng simbahan, mauuna ang New Year bago ang Pasko. So sa kalendaryo ng simbahan, New Year natin ngayon. Ngayon ay 2018. Kaya nga po tayo, every year, ay nagpapalit tayo ng tema. Kasi sa pag-aanda natin ng 500 years ng ating pananampalataya, bilang mga mananampalataya Kristiyano, noong nakaraang taon, ito, the Paris Communion of Communities. Tapos na po ito. May bago na tayong tema ngayon. Hindi lang natin napapalitan. Yung bago natin yung tema ngayon ay the clergy and consecrated life. Year of the clergy and consecrated life. Taon ng mga klero at buhay konsagrado. At yung pong 50 years, yung nagkaroon na tayo ng closing noong November 30. Hindi ko sabihin yung pattern eh, wala pa naman, hindi pa naman tapos ito. Sabi mo ha, because we are following the church calendar. Kaya, sa kalendaryo ng simbahan ay ito yung ating bagong taon, first Sunday of Advent. Yung huling linggo sa panahon ng simbahan ay Christ the King Sunday. So para po maintindihan natin, ang unang at ang panahon ay pinagdiriwang natin sa panahon ng bagong kalendaryo ng simbahan ay alin? Ang panahon ng Adbento. Paano ba natin isa sa larawan? Anong imahe ang ilalagay natin para sa kalendaryo ng simbahan? Kasi kapag panahon ng Kwaresma, alam natin, malungkot yan, panahon na ng Kwaresma. Pag panahon na pagpapasakit ni Jesus, yung Kristong muling pagkabuhay, yung imahe ng Kristong muling pagkabuhay, ang panahon ng Pasko ng pagsilang, yung si Jesus na nasa sabsabag, iyanong ambiento. Yung imahe na ibinigay ko sa atin ngayon dito sa ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos Yaret, ipinahayag dito ay yung bantay pinto na naghihintay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Ano bang oras dumating? So kalimitan po yung tinatawag nating porter. Ang tabawag kasi ng porter ay kung tawagin na po ay bantay pinto. Kaya kailangan yung porter na yun, nakikita na lamang natin ay yung sa mga hotel, yung mga nagdadala ng mga gamit, tawag natin ay porter. Pero sa seminaryo, may nakasa-employ palagi ng porter. Yan yung taga-bantay ng bisita. Taga-bukas ng pintuan,
San Martin de Porres. Isa na rin ang trabaho niya yan sa kumbento, no? Ng mga Dominicano, ang mag-porter. Ngayon siguro mo, isa sa mga pwede namin gawing mga porter, patay pinto, ito yung security guard. Pero nais mo natin, ito yung bigyan natin na, ano ba yung imahe na isa pang makita po natin na maliban sa nagpapangka, isa rin yung siguro yan din. Yung naghihintay. Kasi kapag nagpapantay ka, naghihintay ka. At nakakaibang ngayon sa kultura ng makabagong panahon. Sabi na natin ngayon, mga tao ngayon ay ayaw nilang maghintay. Nagmamadali. Palagi busy. Ayaw namin na tayo ay pinaghihintay. Sabi nga ay sa panahon na kinikilala natin, ngayong panahon na ito, kaya nga po ang isang term na ginagamit ko sa atin ni Pope Francis Yalit, yung term na ginagamit niya ay the culture of rapidification. Rapidification. Culture of rapidification. Pakiulit nga po, rapidification. Rapidification. Sa salitang rapido. Rapido, rapido. So, para rin yung matawagin natin ay andare, andare. Rapid. Pabilisan. So, i-transit po natin sa ating lingway. Agad, agad. Yung mga millennials, ang term na ginagawa nila inalit. Ngayon na. Hindi pwede mamaya. Ngayon na. Agarang. Sa akin, gusto kong gamitin yung salita. Railroading. Inaararo. Parang rail. Inatawag ko na railroading. Kaya po hanggang ngayon, hindi maayos yung ating railway transit. MRT at LRT. Kasi bakit? Palagi natin minamadali. Bahagi na kung saan yung mga. At ang sinasabi ni na sinasabi ng ating simba ni Alin. Sinasabi ni Jesus Alin. Watch. Magbantay. Maghintay. Magbantay. Maghintay. Kasi pagkaman po siguro sabihin namin ngayon, ay ang kalimitang ginagawa natin reklamo ay napakabagal. Napakabagal. Ang bagal ng internet. Ang dagal ng humilihan ay father. Pero kung tusin ang talaga bang mabagal? Well, sana po siguro tingnan natin. No? So ngayon, makita po natin ay one click away lang. Kunting amalan ang ulama, pero sana huwag natin kalimutan yung paggalakbay na tinahak natin. Yung pong mga kasinidaran ko at mas matanda pa sa akin, 20 years ago, ay yung form of communication. Nung una, yung cellphone, 20 years ago, pangmayaman lang yan. At saka nung 20 years ago, ang cellphone, kasing laki ng refrigerator. Malalaki. Hindi katulad ngayon. Cellphone, kahit sino pwede. Kahit na ngayon bata, may cellphone. Pero yung unang panahon, pang mayaman lang yan, ang kalimitang pangmasayalit. Sula. Koryo. Naalala ko pa ng una kapag sa sulat, dalawang puri ng mail. May ordinary mail, may air mail. Kapag ordinary mail, within sa Pilipinas, sabi ay, yung ordinary mail ay 5 days, 5 working days. Kapag air mail, 3 working days. Pero kung minsan kahit na air mail,
kasing pagod na rin ng ordinary Mary. So ngayon, ito na. No? Ngayon ay pinipindot na lang. Pwede ka nang mag-text. Pwede makuha mo ng agad ang sagot. Pwede kang mag-PM. Pwede ba nga ang video call. Makita mo pa sa mismong video yung kausap mo. So, napakabilis na yung panahon na ito. Pero sabi mo ha, ay tingnan natin, no? Kasi huwag din natin kalimutan yung kahalagahan ng elemento ng pagpapatay at paghihintay. Alam niyo, ako'y natutuwa kapag may mga magulang. No, alam natin may mga magulang na hindi sila nakatutulog kapag yung membro ng kanilang pamilya ay wala pa sa kanilang bahay. Kumisan po yung mga masalukuyang palang kumisan ay sinasabi na naiinis sila na sila inihintay pa pagdating nila sa bahay. Ay kumisan sinasabi nila na nagagalit sila. Sabi ko kumisan sa mga kasalukuyang generasyon sa mga kabataan ngayon, huwag kayong magalit. Kasi hinihintay kayo na makarating sa inyong tahanan. Safe and sound. Eh, Father, pinapagalitan ako eh. Ay, huwag mo tingnan yung pagalit. Ikaw yung pinapagalitan. Magtaka ka. Magtaka ka kung hindi ka na hinihintay. Magtaka ka kung wala nang naghihintay sa iyong pagbabalik. Ano ang kita po natin na yung paghihintay ay isang tanda ng pagmamahal. Isang tanda ng pagmamahal. Lalo-lalo na ng inyong mga magulang. Sabi na ng iba ay, Father, isama niyo nga dyan yung mga kabataan na sana'y matutong maghintay sa tamang panahon. Sa yung mga nandiligaw daw, maghintay daw. Sabi ko, eh, oo, pero kapag ikaw ay nasa 40 na, hindi ka na pwedeng maghintay. 40 ka na eh. Alam ka namang maghintay ka pa. So, hindi na dapat pinaghihintay kapag nasa 40 ka na. Napakatagal naman na ng paghihintay yon. Pero, kinakailangan maghintay. Sa kasaysayan po ng pagliligtas ng Diyos, makita po natin na ngayon, alam natin, ipinagdiriwang natin ngayon ang halos 2,000 taon ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pero huwag natin kalimutan natin, for hundreds of thousands of years, hinintay ng isang katauhan ang pagdating ni Jesus. Kasi yung reference natin ay noong taon na yun, 2017. Yung reference na yan ay alin, noong dumating lamang sa Jesus. Pero before 2,000 years ago, napakahabang panahon na hindi dumating yung mananako. Hinihintay ng tao. Pero sa paghihintay ng tao, higit sa natin alin, mas naghihintay ang Diyos. Naghintay ang Diyos for na kung saan makita po natin na ang Diyos na eternal, the past, the present, and the future. Nalit, maghintay siya ng pagkakataon na pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan upang ipanganak ng isang babae at magbigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon siya naghintay sa atin. At patuloy mo siyang naghihintay sa atin. Patuloy siya naghihintay sa atin na bumalik tayo sa Kanya. Handa siyang tanggapin tayo sa anumang kahinaan natin at kakulangan. Nandiyan lang siya. Pwede po, bahagi rin po ng ating paninilay na makita po natin ngayon
any year of the clergy and consecrated life. Ito yung taon na itinilaga para sa amin. Sana po bahagi din ang tungkulin namin na magbantay sa inyo bilang mga mananampalatayang Kristiyano-Katoliko, lalo na nasakupan ng parokya natin, na pangaralan kayo, magbigay ng gabay. Mayroon ko kayong magalit kung minsan yung gusto ninyo ay kayo ay pinagsasabihan. Kasi bakit? Baka kayo ay maligaw ng landas. Ay kahit na kuminsan ay hindi nyo gusto yung narinig ninyo sa mga pari, ay huwag ninyong kalimutan na yun, ipahagi ng aming tungkulin na kayo ay bantayan upang tunay na makitahak sa pagliligtas ng Diyos. Sana po ito yung makita po natin. Makita po natin alin, yung kung palang paghihintay. Sa gitna ng kabilisan ng daigdig na ito, sa gitna ng mundong napupuno ng pagmamadali, ay huwag natin kalimutan na ang paghihintay ay ganda ng pagmamahal. At lalong-lalo maramdaman natin na ang Diyos ay walang hanggang maghihintay sa atin. Maramdaman nawa natin yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. I believe in one God, the Father, Almighty, Maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, doing all things for me, for us men and for our salvation. He came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. In his kingdom we have no end. I believe in one Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, was spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess my baptism for the forgiveness of sins. And I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Nais ko lang po nang idagdag, no? Kasi yung isang imahin ng paghihintay, no? Yung paghihintay ng isang magulang sa ay
patuloy tayong ituloy mong paanyaya na sana po yung mga magulang ay yung mga lolo at lola, lalo-lalo yung mga lolo at lola, ay huwag niyo agawin yung itungkulin ang mga magulang na pag-alaga sa kanilang mga anak. Kasi nandun ang isang image ng paghihintay na bagamang very dull yung mga moments, pero yung pamamaraan ng pag-aalaga sa atin ng ating mga magulang ay nangailangan ng walang katapusang paghihintay at pagpapantay. So isa pong imahe yon. Christ, the Lord asks us to be watchful and awake for the coming into the lives. In need of His grace, we pray to the Father. Lord, graciously hear our prayer. Lord, graciously hear our prayer. May the Pope, the bishops, and the leaders of our Christian communities watch over the church and keep God's people ever ready for the Lord's coming, we pray. Lord, graciously hear our prayer. May civic leaders carry out their task with love and responsibility, like faithful servants awaiting the Master's return, so that when He comes, they will receive the unfading crown of glory. We pray. Lord, graciously hear our prayer. May the victims of violence, terrorism, and natural and man-made calamities receive comfort and hope through the care of the church and society, we pray. Lord, graciously hear our prayer. May consecrated men and women continue to be inspired by what St. Paul tells us today. He will keep you firm until the end, irreproachable on the day of the Lord Jesus, we pray. Lord, graciously hear our prayer. May our family members, relatives, and friends who have died experience everlasting joy in the company of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Lord, graciously hear our prayer. Father, we eagerly wait for the coming of your Son, and strengthen us by the inspiration of the Spirit, and make us watchful and prayerful. You who live and reign forever and ever. Amen. Yeah.
Pray, brethren, our sacrifice be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of